What's up sa inyo mga kababayan? Kamusta kayo? Good morning sa inyo lahat. Good afternoon. Good evening kung saan man kayong panig ng mundo. Shout out sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Shining on a cloudy day. Sa wakas mga kababayan, nawala na yung agam-agam sa akin na sinasabi nila na dapat may 2 weeks akong quarantine. Dapat may 2 weeks akong naka-self-quarantine sa bahay or dapat ma-quarantine daw ako kahit sa airport. Kasi mga kababayan, pagdating ko kasi, although last flight kami nung pagbakasyon ko dito. By the way mga kababayan, kung bago ka sa channel ko, ako nga pala si Jaime GRTV, isa po akong OFW sa Alcobar, Saudi Arabia, na nakabakasyon ngayon sa Pilipinas. Yun mga kababayan kasi, last flight kami nung March 12, which is March 13, ang dating namin sa Pilipinas, na hindi pa naman talaga naka-lockdown, although karoon na ng travel ban ng Saudi Arabia sa Pilipinas na yung galing Pilipinas, hindi na naka-ban ngayon ng Pilipinas, pumiyay sa Saudi, which is yung time na yon. March 12, binigyan ng 72 hours. So, pasok kami. Isa ako doon sa pasok. So, dumating ako March 12. So, hindi pa naman talaga mga kababayan na gano'n, no? Kaya lang kasi, meron daw mga direktiba o meron daw sinasabi mga kababayan sa mga barangay na pag may kamag-anak o kakilala kayong OFW na galing kung saan man, dapat daw i-self-quarantine. Kung hindi man niya ginawa, dapat daw may magsumbong. So ganito nangyari mga kababayan dito sa amin sa Santa Rosa, wala namang ganung issue. Siguro lang baka wala lang talagang pakialaman o siguro lang kakilala ko naman sila. So doon naman sa side ng nanay ko mga kababayan, ramdam ko ang discrimination mga kababayan, kasi pagdating ko doon, unang punta ko sa araw na yon, parang tingin ko parang iniiwasan kasi nga galing nga tayo sa Saudi, so baka ano nila na carrier tayo ng COVID-19. So, sa akin, sa sarili ko, malakas naman ako, okay ako, wala naman akong symptoms na nararamdaman. Kaya lang kasi sinasabi nila, dapat may 2 weeks daw na parang, dapat daw kasi mga kababayan, meron kang 2 weeks na parang inoobserbahan ka. Kasi doon daw yung lalabas, hindi daw yun madidetect agad. So, ang nangyari, kaya ako naman naramdaman mga kababayan, may tindahan doon. Na which is una, hindi ko naman alam na isa rin pala sa may issue yun, na may mga kwento. O may mga chismis tungkol sa akin na kasi nga ganito daw. So hindi ko alam yun, bumili ako sa kanila ng Milo. Siguro nakailang salita ako, which is magkaharap lang kami. Nagsusulat siya, parang hindi ko alam kung ano sinusulat niya sa may tindahan niya. Siguro nakatatlong sabi ako na pabiliti ng Milo, hindi na imik. Tapos, ang nangyari nun, inabutan ako, tahimik lang. Tapos sabi ko nagkataon pa nga kasi may binili akong iba na which is kulang ako ng piso. Hindi rin siya umimik. So, umalis na ako, tapos nalaman ko sa nanay ko, isa pala yun sa may issue sa akin, na bakit daw ako nakakalabas, bakit daw ako malayang nakakalabas, na hindi daw dapat pa, kasi wala pa daw sa 2 weeks simula na dumating ako. So, parang nakakaano lang mga kababayan, no? Although tamang proseso, tamang protocol, pero parang masakit lang, kasi yung sa akin, may nagawa naman ako maganda sa pamilya ko, bilang isang OFW. May nagawa naman ako sa bayan kasi 'di ba, nagpapadala tayo mga remittances natin. So parang bayaning buhay din tayo mga kababayan bilang isang OFW. Pero para nahuhusgahan ka kasi hindi lang 'yung mga kababayan kahit 'yung dating kapitan doon sa lugar na 'yon, which is kapitbahay lang din kasi ng nanay ko. Tapos 'yung katabi nila nakilala ko rin. Pag dumaan ako may bulong-bulungan. So parang 'yung discrimination mga kababayan, kahit 'yung kakilala ko na lang na dati kong kaibigan sa lugar na 'yon. Parang lumapit ako makipagkwentuhan, parang hirap niyang kausapin, walang topic. Para ang tanong pa sa akin, bakit daw, buti daw doon ako nag-stay. Hindi naman ako nag-stay doon sa nanay ko mga kababayan. Kumbaga dito ako sa Santa Rosa, Laguna, pumupunta lang kami ng San Pedro Dumadalaw. So ang sabi niya sa akin, buti daw doon ako nag-stay. Ano ibig sabihin sa buti doon ako nag-stay? Pinagbabawalan ako sa Santa Rosa, parang ganun. Kaya doon ako nag-stay sa nanay ko na malaya akong nakakalabas. Which is hindi naman mga kababayan Kumbaga, yun, doon ko naramdaman yung discrimination dahil nga dito sa COVID-19. Pero feeling ko, sa sarili ko, sinasabi ko na lang, meron akong sasakyan. Kumbaga, parang palakas loob ko na lang yan. Bilang isang OFW, nagkaroon naman ako ng sasakyan. Naging napaayos ko naman yung bahay ko. Pero hindi ko sinasabi sa kanila yung mga kababayan, yung sa sarili ko na lang. Pampalakas loob yun kasi naramdaman ko yung discrimination na which is,
magkakilala naman kayo eh. Bakit kita dadalhan ng sakit na ganun? And then, yun nga mga kapatid, no? Sobrang tuwa ako ngayon kasi 15 days na ako dito. It means wala naman akong nararamdaman, wala namang symptoms. So, it means COVID-19 free ako. So, malaya na ako ngayon sa sarili ko na wala akong sakit, na wala sa akin yung agam-agam na yon. Pumunta man ako doon, ang sarap lang ipamukha sa kanila na healthy tayo mga kababayan. No? So yun lang mga kababayan, o nga pala, by the way mga kababayan, nandito tayo sa loob ng sasakyan ko. Na sabi ko nga, katas din to bilang isang OFW, pero gagawan ko ng review sa inyo to bukod. Nasa loob ako, ayan yung gate, nasa labas namin yan, ayan yung gate. So mga kababayan, gagawan ko rin ng video to, itong bahay ko. Sobrang blessed kasi itong bahay ko at itong sasakyan ko mga kababayan, katas to ng isang kontrata ko sa pagsasaudi. Kasi mga kababayan, kung hindi nyo alam, ipapakita ko sa inyo lahat yan. Gagawan ko ng view, gagawan ko ng review, gagawan ko ng vlog to kung anong itsura nitong bahay ko bago ako umalis ng Saudi mga kababayan, bago ako nag-abroad. Grabe mga kababayan, talagang as in zero to. Putik-putik, walang bakod, wala lahat. Nakakapanliit sa mga kapitbahay ko na naglalakihang bahay na lahat sila halos nagpapagawa. Kami lang hindi, pero sa awa ng Diyos, ito nakasabay. Hindi ko naman inanong makakasabay na kailangan, pero at least yung respeto nakuha ko rin sa kanila mga kababayan. So yun lang muna mga kababayan, gagawan ko to, promise ko yan sa inyo. Gagawan ko ng yung bahay ko, review, papakita ko sa inyo, takas yung sasakyan ko. Pero ito, gagawan ko ng sariling review to sa inyo ko. Yung itong sasakyan ko na Hyundai Kona GLS 2020 model. So yun lang mga kababayan. Again, kung bago ka sa channel ko, ako po si Jaime GRTV. Isa akong OFW sa Alcobar, Saudi Arabia na nakabakasyon sa Pilipinas. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please mga kababayan, subscribe naman. And hit po rin yung notification bell para every time na bago akong upload, manonotify ka. God bless sa atin lahat. God bless sa lahat ng OFW sa buong mundo. See you my next vlog. Bye!